The highest praise, glory, honor belong to our dearest Jesus. Double honor and respect to our beloved, honorable evangelist, Waldy Estrada Almeda. And we always cherish the blessing, the teacher's blessing of our dear beloved, honorable pastor, assistant honorable pastor, Lina C. Almeda. To the beloved children, a pleasant good afternoon po sa lahat po ng ating mga kapatiran. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong po ito na muli ko po siyang papurihan sa mga pagpapahala, mga himala na ibinigay sa amin ng pinakamamahal na Panginoon simula po na kami maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, muli ko lang pong sariwain ang aking patutuo. Year back 1996 nang kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa po kami sa pamilya na sadyang magulo po ang aming pamumuhay sa dako ng kabikulan. Ang aking mga magulang ay sakitin po. Dati po kaming espiritista po na naglilingkod po. Sarado po kami sa ating dating dambuhalang relihiyon. Ngunit isa po kami sa kinahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa gintong pagkakataong ito na ibinigay po sa akin para po muli ko po siyang papurihan, mga minamahal. Pinapasalamatan ko rin po ang mga pagpapala na pinagkaloob sa amin, mga minamahal. Sadya pong ang kapayapaan hindi nababayaran ng anumang halaga. Ngunit ang kapayapaan na tunay na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nagagaling lamang po sa Kanya, mga minamahal. Sapagkat sa aking pong buhay, pag-aasawa, mga minamahal, nandiyan po ang kaguluhan dahil ang aking asawa ay unbeliever po sa gawain nito. Dati pa po, nandiyan po ang kanyang dating pag-uusik po sa gawain na ito, ngunit totoo po na simula ng pinanganak tayo, tayo ay pinili ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ipinapasalamat ko po ito dahil nakasama ko na rin po siya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, ishare ko lamang po sa inyo ang himala bago lamang po na nangyari sa aking buhay. Bagamat matagal na po tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po na sinusubok tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Tunay nga po na it's so good to remember the goodness of God, mga minamahal. Dahil nandiyan po palagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil mga nakaraang taon lamang po, kami po ay, nang papunta po kami sa dakong outreach po ng Candelaria Quezon, kami po ay running flat sa dako ng expressway. Nandiyan po na sumabog po ang aming gulong. Nandiyan po talagang wasak na wasak po ang aming gulong. Ngunit ang naisigaw po namin, hallelujah, hallelujah. Nandiyan po na naitabi po namin ng maayos at wala po nangyari sa aming sasakyan at sa aming po mga minamahal. Pagkatapos po na may nakita po kami sasakyan na the same na nangyari po sa amin. Wasak po ang kanilang harapan. Ngunit sa amin po, nandiyan po patuloy ang pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po ito sa pag-iingat at pananalangin ng man of God. Mahal na Pastor, maraming salamat po sa iyong sakripisyo. Kaya po, nandito po kami, tinatamasa po namin ang lahat ng mga pagpapala, mga minamahal. At i-share ko lamang po, ang pandemic po ito ay naging pagpapala sa ating mga Kristiyano. Hindi po ito naging hadlang para paglingkuran pong ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po na ang aming negosyo po, ang unang tinamaan ng pandemic na ito dahil March 15 lamang po nang nagdeklara po ng lockdown. Unang-una po ang aming negosyo dahil nasa tourism business po kami. Kami ang pinakaunang naapekto po, mga minamahal. Ngunit ito ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal. Hindi niya po tayo pinagkukulang, mga minamahal. Nandiyan po ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli po kami nakasurvive, nakatayo. Nandito po ako nagpapasalamat. Buhay po ang aming negosyo, mga minamahal. At nandiyan po ang isa pang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po nakapagtayo pa po kami ng isa pong company po. Kaya ang alam niyo po, mga minamahal, kapag ang negosyo po natin, inalay natin sa ating pinakamahal na Panginoon. Nandiyan po talaga na naranasan po namin ang siksik, liglig na pagpapala sa mga oras na ito, mga minamahal. Kaya po hindi ko po mapigilan ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa pa po, mga minamahal, last month lamang po, gusto kong sariwain ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
May 1, tandang-tanda ko pa po, nakaraang buwan, ako po ay nagkaroon ng unusual bleeding. Alam po natin yan sa mga mami, sa mga kababaihan. Kapag nagkaroon ka po ng unusual bleeding, ibig sabihin po, meron ka pong kakaibang karamdaman o manaramdaman ka sa mga kababaihan. Ito po ay tumagal po ng 21 days na halos talagang unusual po dahil buo-buo po yung mga dugo na lumalabas po sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, nandyan po bilang tao, nag-aalala po tayo. Pero muli ko pong sinariwa ang mga patutuo, naririnig ko po sa YouTube. Muli ko pong pinakinggan ang preaching ng ating beloved honorable pastor, mga minamahal. Nandyan po ang pagtitiwala ko, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Sadya po talaga ang Diyos sa gawain nito na Jesus Miracle Crusade. Talagang masasabi natin, totoong, walang halong pag-iimbot po, mga minamahal. Hallelujah! Alam niyo po, mga minamahal, ika-15 days. Sabi ng aking beloved husband, baka magkaroon po ako ng complication or whatsoever po na dahil continuous nga po ang bleeding, maging anemic po ako or kasi once na po akong nahimatay, mga minamahal. So, nagpa-ultrasound po ako. Nagpa-ultrasound po ako. Hallelujah. Gusto lang po naming malaman kung ano ba talaga itong nararamdaman ko at bakit ang pagduro ko ay hindi po naaampat. Umaga't gabi, hindi po naaampat. Alam niyo po, mga minamahal, nabasa ko po sa Biblia yung isang babae na inaagasan ng dugo ng halos 2 taon. Ang sabi niya, mahawakan niya lamang ang laylayan ng damit ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya ay gagaling. Ganito po ang ginawa ko, mga minamahal, na nanampalataya ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na 100% nung nabasa ko po yung kwento na yun sa Biblia. Nagtiwala ako. Nagpuri ako sa ating pinakamamahal na Panginoon 100%. Nagtiwala ako sa Kanya. Sabi ko, walang imposible. Kung ang mga cancer nga gumagaling. Ano mang uri ng sakit, gumagaling. Walang imposible, magtitiwala lang po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sinasabi ng Biblia, magkaroon lang po tayo ng napakaliit na tiwala. Tayo ipapagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nangyari na nga po, nang nagpa-ultrasound po ako. Hallelujah. Ang findings po ng doktor, nagkaroon po ako ng endometrial polyps mo, mga minamahal. Sa nagkaroon na po itong magamat, may intindihan na po nila. Mayroon pong ibig sabihin, mayroon na pong kumakapal na po ang lining ng aking matres at kailangan na po itong kayasin. Pinaghahanda po ako ng doktor ng 30,000, yung isa pong doktor, 20,000. Sabi ko, hindi ako magpapa-confine or magpapa-oro whatsoever. Sabi ko, ang gagastusin sa aking operation na ibibigay ko na lamang sa banal na gawain. Dahil nandun po ang pagtitiwala ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sukat po ng aking polyps ay 1.7 centimeter. So ito na po ang nangyari na nagpuri po ako. Nanalangin ako ng taos puso sa ating pinakamamahal na Panginoon. Isinagawa ko po ang aking pananampalataya na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bigla pong tumigil po, ika-21 days ang aking pagdurugo nang wala pa akong iniinom na gamot o pampaatpant lamang po sa aking pagdurugo. Sabi ko sa aking beloved na asawa, pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinasalamatan ko na at pinuri kong ating pinakamamahal na Panginoon sa himala sa nangyari sa aking buhay, mga minamahal. After a week, inobserbahan ko po yung sarili ko. Talaga pong wala na po talagang bleeding, as in zero na po talaga, minamahal. Ngayon po, minamahal, ginawa ko po uli. Nagpa-ultrasound po uli ako. Pumunta po uli ako sa OB. Ngayon po, mga minamahal, alam nyo, sa himala ng himala, yung 1.7 centimeter po, naging 0.7 centimeter na lamang po. At ang sabi ng OB po, ay normal po at walang problema po ang aking matres. Kaya ito po ay aking lubos na pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Alam nyo po, lumabas po ako ng clinic. Habang naglalakad po ako po uwi ng aming bahay, umiiyak po ako, hindi po sa problema, kundi umiiyak po ako sa galak. Binalita po ko sa aking beloved husband na pinagaling na ako, naghimala sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Habang naglalakad po ako, mga minamahal, sinasariwa ko na po ang aking patutuo. Sabi ko, saan mang dako ako pumunta ng outreaches, magpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay.
Sadya po talagang napaka, alam niyo po mga minamahal, ang kayamanan na ating natatanggap dito sa mundong ito, baliwala ito kung wala pong ating pinakamahal na Panginoon. Yan pong aming natutunan nung nagkaroon po tayo ng pandemic, mga minamahal. Nandiyan po ang mga pagpapala sa pagbibigay po, sadya pong magbigay ng magbigay, kundi man po natin in time ma-receive ang ating pagpapala. In time, nandiyan po ang pagpapala at siksik, liglig at umaapaw na sinasabi sa Biblia na talaga ipagkakalob ng ating pinakamahal na Panginoon. Umiiyak po ako hindi po sa problema, ngunit umiiyak po ako dahil sa kagalakan na aking nararamdaman po. Hallelujah. Kaya maraming maraming salamat po sa ating beloved Honorable Pastor. Happy happy birthday po, and to our beloved Wilde James Almeda. Happy happy birthday po. Hallelujah. At ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan ay tanging sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah.